Tri-Media Pro Incorporated. This is HITV. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan 8Tri Media Broadcasting Network, maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng 8Tri Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. This program is brought to you by 8Tri Media Pro Incorporated. Magandang umaga! Congratulations! Tagahanga mo kami, hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tinamukha ko yung si Percy ka, kung magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyung may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga mga kaibigan. Sa pangalan ni Percy Lapid, ito po kami dalawa ni Ross Luminario kasama ang inyong lingkod na si Peter Calastas. Tayo po ay nagpapasimula ng ating palatuntunang Percy Lapid dito po sa Cable Link TV Channel 7 at kayo po ay
Tayo po'y magkakasama hanggang alas 10. Pero mamayahong alas 9, tayo po naman ay sabayan ng mapapakinggan sa DZRJ Radio Bandido. Magandang umaga, Ron. Magandang umaga po sa mga suki ng Lapid Fire. Ito po si Rose Navenario. Yan, mga kaibigan. No? At tayo ibig sabihin, hanggang alas 9 dito po sa telebisyon. Mamaya ho namang alas 9 hanggang alas 10, simultaneous na yan, doon po naman sa DZRJ 8-10 sa pihitan ng inyong mga radyo. Pwede ho kayong tumawag sa amin, makilahok sa aming pag-uusapang mga paksa dito po sa 412-0288. Kaya naman, pwede kayong mag-text 0917-798-8910. Ano balita, Ross? Ang balita, ito si President Duterte kahapon, nagkaroon ng fellowship sa batch 71 and 72 ng San Beda Law School. Mahal na mahal na, ha? Oo, dahil magkakasunod dyan, taga-San Beda. Oo, last week, kung matatandaan nyo, binigyan siya ng testimonial dinner naman ng Alumni Association naman din to ng mga law graduates ng Ateneo. Ibig ko sabihin, kahapon narito na si ano? Oo, kasi usually yun ang nagiging schedule niya, Webis ng gabi, lipad siya ng Davao, tapos Sabado ng hapon, balik na siya. Linggo ng hapon, balik na siya. So, bali, ang nagiging schedule niya sa Malacanang is Sunday afternoon to Thursday evening. Yan na ba napag-usapan doon sa San Beda? As usual, yung paulit-ulit niya na sinasabi na yung evils ng drug menace, yung paalala niya sa mga government employees and officials na huwag pahirapan yung mga tao, i-reduce na yung mga requirements sa mga paglalakad ng papeles, parurusahan niya yung mga taong inireklamo na nagpapahirap. Hindi naman nagmura. Ay, hindi. Mukhang ano na siya eh. Mukhang nakakasanayan na niya. Nakokontrol niya na, no? Nakakasanayan na niya, hindi siya nagmumura. Talagang presidential na dating. Ano naman, alam mo, Ross, mayroong figure na lumalabas sa mga pahayagan na 400 plus ang napapatay na doon sa sinasabing operasyon ng mga polis tungkol din sa mga may kinalaman sa droga. Yan may mula nung Mayo Agis o hindi. Siguro mula nung immediately after the elections, di ba, matatandaan mo, nagsimula yan eh. Nung manalo na si Duterte, mga isang linggo, dalawang linggo lang pagkatapos, sunod-sunod na yung pagpatay sa mga hinihinalang sangkot sa illegal drugs. At buo pa ng Oplan Rodi, yung PNP noon sa pamumuno ni dating Chief PNP Marquez, di ba? Oo, kasi kung 400 plus, sabihin natin 400, ang average niya 10 araw. Oo. Ang pinapatay, ano? Doon sa operasyon ng mga pulis. Alam mo, kung tutuusin ha sa akin, maliit na figure yon kumpara mo doon sa laki nung apektado na ng illegal drugs. Almost 90%+ na, no? Ng barangay sa buong Pilipinas, apektado na ng drugs. At kung bibilangin mo yung mga poser, pero pa yung mga drug lord, napakadami niyan. Runner pa. Yung runner ba, categorization as ano? Poser? Hindi. Hindi, no? Yung poser. Yung poser runner. Talagang ano lang yun, nagbibenta. Runner, utusan. Yan. Ibig sabihin, taga-takbo lang yun. Taga-bili. Ngayon, dito, sabi nga natin, maraming umaalma, no? Lalo na yung mga human rights group at ilang mga politiko. Alam mo, nung araw, marami nagbumura sa gobyerno. Bakit tanya ang dami-daming krimen araw-araw, walang ginagawa ito mga pulis. Ngayon naman, kumilos na mga pulis, nagre-reklamo pa rin sila. Bakit naman na marami pinapatay ngayon? Extrajudicial killing na yan. Pero alam mo, napapansin ko ha,
sa dami nung palagay na nating an average of 10 yung pinapatay, no? Tangala. Wala ako nabalitaan na ni isang incident o isang kaso ay sinabing hindi sangkot sa drugs yung napatay, di ba? It's either user or pusher, no? Pero walang ano, inosente, di ba? Wala, wala. O, kung mapapansin natin, walang inosente. O, kung hindi pusher, user. Oo, kaya laging ang sangkot. Alam mo, yung user, wag natin sabihin, ano, hindi masama yun. Oo. Yan ang gagawa ng mga krimen, eh. Oo. Yung mga user, kaya nga, may na-rape ng bata, may pumapatay, basta, katuwaan lang. Dahil ito, mga gumagamit. Oo, kaya ito ha, ito nga pala, nakalimutan ko. Itong si Senator Tito Soto, nagpapanukala siya na yun daw pagsasailalim sa rehabilitation ng sumukong drug user, eh ano daw, isama sa benepisyo ng PhilHealth member. Aba, Sus Mario Joseph, ako muntik ako mahulog sa kinauupuan ko Tito eh. Tito Soto, minsan nagiging OA at sahirado sinasabi. Eh, pagka ganun, ang ibig sabihin, masyado natin pagagastusin ng gobyerno diyan sa mga naging problema ng ating gobyerno. Ganyan lang mangyayari diyan, Rose. Oo, at saka in the first place, yung tawag dito, yung pagsasyabu, hindi yun ipinilit sa'yo eh. Di ba? Kusa mong ginawa yun, ay kahit alam mong illegal. Oo. Bakit ako halimbawa, ako hindi ako nagda-drugs, nagtatrabaho ako, naguhulog ako ng monthly juice ko sa ano, sa PhilHealth. Ibig mo sabihin, yung pondong hinulog nating matitinong tao, eh papayag ka bang gagastusin mo yun para i-rehab yung isang naging addict? Yun nga. Diba? Parang hindi, parang unfair yun ha, sa akin, sa tingin ko. Unfair yun. Lahat niyang mga suggestion na yan, kumbaga, theoretically, maganda. Ha? Pero in practice, hindi mo pwedeng basta gawin ganun eh. Kumbaga eh, merong mga area na masasabi natin talaga palang hindi mabuti pagka ginawa yun. Oo. Ayan yun eh. Kasi ang problema natin napakalaki, yung illegal drugs. At yung mga gumagamit na yan, yan ang mga nakagawa, kung hindi man lahat, ng mga kumbaga sari-saring mga krimen o kabalbalan. Huwag na natin sabihin krimen, yung mga yan, nagiging tamad. Ha? Nagiging pasaway sa magulang. Hindi siya productive. Oo, nangungupit, nagnanakaw. Yan yan eh. Diba? Kaya, ito, eh, tignan na lang natin yung mismong kabuuan. Ha? Ang problema, droga. Illegal drugs. Ang nandiyan sa problemang yan, unang-una, itong mga gumagamit. Pagkatapos, yung mga pusher. Pagkatapos, yung mga drug lord. Kasi yung mga drug lord na yan, hindi naman na gagana yan kung walang ano eh. Walang pusher. At ito namang mga pusher, hindi rin gagana kung wala yung mga user. Magkakasama yan eh. Yan ang kumbaga, kolektibo na binibigyan ng pansin ng ating pulisya. Ganyan yan. Tsaka ito, lately napapansin mo, may ilang insidente na napapatay na may record pala na sumuko na. Oh. Katulad nito, napatay itong kahapon lang. Sumuko siya ng itong July 25. Eh, ilang araw pa lang, biro mo na hulihan siya, nagbebenta na naman. Akala nila kasi, passes yun, no? Yung pagsuko, eh, okay ka na. Oo, tsaka passes yun para, ano ka na, yung baga, may immunity ka na. Diba? Yun ang tingin nila eh. Katulad din sa Rizal, na nabalitaan din natin yan eh, no? May napatay, na sumuko rin siya nung June. As user, yung pala, pusher. Diba? So dapat ano, wag itawag dito yung barangay, tutukan naman nila yung mga, syempre may record sila ng mga sumusuko, 'di ba? Dahil sa kanila muna sumusuko 'yan bago tina-turn over sa police, okay. 'Di ba? Sana yung mga may record na nasumuko, tutukan pa rin nila yung activities ng mga ito, 'di ba?
Dahil nako, mahirap po magtiwala basta-basta sa ano, hindi naman pasintabi po dyan sa mga adik dahil biktima rin naman yan. Mm. Pero mahirap pong panghawakan yung salita ng ano drug dependent. Oo, di ba? Kaya lang naman sumusuko yung mga yan, ligtas katawan eh. Oo. Baka sila talihin, itumba. Yun ang gagawin nila. Mm-hmm. Kumbaga, umaarte lang eh. Oo. Eh, hindi pwede yun. Yun nga eh, alam, drug dependent ka, syempre wala naman sa matinong pag-iisip ng mga yan. So, hindi pwedeng panghawakan ng 100% yung salita ng mga yan. At saka dyan natin nakita, Ross, na sinabayaan ito ng mga nakaraang administrasyon. Mm. Kaya lumawak ng ganyan ang problema sa illegal drugs. Mm. Sabagkat kitang-kita natin, napakalawak na pala ng problema. Talaga sinakbal na ang bumbansa. Kaya mapapansin mo, siyempre hindi ganun kadali na masasawata mo yan eh. Oo. Una, may mga kontrabida dyan. Hindi pwedeng walang masasabi yung mga yan. Pangalawa, siyempre, hindi pwedeng huminto ka dyan eh. Oo. Kasi masisira yung momentum mo. O, pag nasira ang momentum mo, tagumpay na naman yung mga sindikatong yan. Alam mo, napakahirap kasi sa parte ng mga pulis, no? Hindi naman sa pinagtatanggol natin. Yung bang bawat pusher ba, bawat runner, aabangan mong mga aktuhang nagbebenta yan. Alam na alam mo naman, ikaw pulis ka dun sa lugar, naka-assign sa lugar nyo. Alam na alam din naman ng mga barangay officials, kapitbahay nila, na talaga nagbebenta. Pero dahil matinik na sila, magaling na silang gumawa ng mga scheme na hindi sila maaaktuhan. Mm. Kaya talagang hirap kami yung otoridad na mahulihan sila, mahuli sila sa akto na nagbebenta, di ba? O kailan pa sila maaaresto? Kailan pa maaaktuhan niya kung due process ang papatupad? Sa nangyari yan, eh, maraming angulo eh, na dito lumitaw na hindi pala tama. Halimbawa, sinasabing due process. Kailangan na dalhin mo yan sa huskado. Kailangan hulihin mo sa akto nga na ginagawa niya yung pagbabenta. Oo. Mahirap yun. Alam mo, yung sinasabing due process, matagal yun. Mm-hmm. At kumbaga, pagdating pa sa piskalya, naareglo, lalo na kung dumating mo sa judge, naareglo rin. Mm-hmm. Di lalo na yung mga drug lords, diba? Oo. Ang ginagamit niyang pera. Mm-hmm. At ang perang yan, siyempre, nakita mo buong KMT. Mm-hmm. Sinakmal na ng sindikato. Naging kultura yung corruption, ano? Oo. Nauso yung salitang ninja. Oo. Ganyang katalamak ang droga. Mm-hmm. At kaya nakita natin, yung ibubulgar pa ni Duterte. Na pati yung local executives, no? Naku, Diyos ko. Alam mo, sabi nga ni Andanar, Masusuka ka. Unbelievable, sabi niya. Mm-hmm. Ibig sabihin lang niya, karumal-dumal. Mm-hmm. Ahindik-hindik. Pag nabasa mo yung Matrix nila ginawa. Yung Matrix. Ng... Ngayon, yung Matrix niya, hindi basta nilista lang yan. Ha? Mm-hmm. Kumbaga, talagang classified yan. Mm-hmm. At yan verified lahat yung lahat ano? Yan, oo. Mm-hmm. Hindi pwedeng chismos lang yan. Mm-hmm. Kakamali ba, kala nila basta yun suspecha lang at yun kumbaga hindi naman talagang buong buo nakatotohanan yun. Kapagka sa intelligence, pag classified na A1, sigurado yun. Totoo yun. Positive yung info. Oo. Iaano na lang na pagdating sa korte, iaayos mo na lang. Lilinisin mo, kikinisin mo. Yun ang mabigat sa korte. Yung ebidensya. Oo. Ha? Kaya nga, paano mo nga, kasi nga gusto nila yung due process nga, yung maa-act, ang hirap, lalo na pag drug lord, nag-meet ba yan ng drugs, hindi ano naman gusto ni Duterte? Hmm. Patayan. Oo. Ano ibig sabi, hindi mo malulutas ng madali yan pagka due process ang kinairal mo. Matagal na kasuhan yan. Hmm. Di ba? Hindi mo malulutas ang problema. Ganyan yan. Kaya nga ito mga tumatahol na kunyari may malasakit sa human rights. Human rights ng addict at saka pusher yung pinagmamalasakitan, ano? Oo. Bakit yung mga biktima yan? Yung biktima ng mga yan. Yung mga, yung nirape yung bata. Mm-hmm. Pinatay yung isang pamilya. Mm-hmm. Diba? Paano ngayon yun? Oo. Diba?
Eh bakit hindi sila sumisigaw nung araw sa media na mali yan, di ba? Labag yan sa karapatan ng tao. Bakit ngayon sinisigaw nila yan na ang biktima dito mga kriminal, di ba? Kaya sumikat yung mga yung mga anti-crime watchdog, di ba? Dahil nga walang kumikibo para ipagtanggol yung karapatan ng biktima, di ba? Kaya nagsumulpot yung VACC, mga kung ano-anong anti-crime watchdogs, di ba? Dahil nga walang kumikibong government agency, wala. Pag meron na biktima, halimbawa merong na-rape slay na bata, narinig mo ba yung CHR na naglabas ng statement na kinundi na yung ganong karumal-dumal na krimen, di ba? At saka yung human rights, ang alam ko niyan, ang isa sa dahilan kaya itinatag yan, pagka ang isang gobyerno ay diktador, pagka ang isang gobyerno hindi demokrasya, yan nandyan yan, yan ang silbi niyan. Pero sa panahong normal ang sitwasyon, ewan ko kung ano silbi niyan. Ang nangyayari, nagiging counterproductive pa nga sa paglaban sa krimen. Iyan yan. Ay nako, kaya nga dapat pag siguro pag nagkaroon ng tsa-tsa, pag-iisipan na rin nila yan kung isasama pa sa constitution yung meron tayong CHR no? Wala kasi marami naman tayong mga batas Oo, existing place, naman yun. Na talagang kinakailangan na yung mga karapatan ng kung sino man tao pinangangalagaan. Saka una-una, recommendatory lang naman sila. Wala naman police power yan. Oo, diba? Ay, pag may nakita ka halimbawang binubugbog o kung ano man na nilalabag yung karapatan, pwede mo bang tawagin yung CHR? Ay, hulihin mo nga yun. Hindi, doon ka pa rin sa pulis magre-reklamo, di ba? Sa korte pa rin lilitisin yun. Eh, anong silbi ng CHR? Yan, wala Sa papel lang yun. Sa teorya. Pero, kumbaga, in practice, reality, hindi na ganun ka ano yan. Hindi ganun nesilbi yan. Oo, hindi na ganun ka-urgent yung pangailangan. Anong panahon ni Marcos? Oo, tsaka naman kaya naman binuo yan, kung natatandaan ko kasi, para habulin, para makapaghabol pala yung mga biktima ng human rights violations noong panahon ng Marcelo. So ngayon, di ba nagkaroon na ng kaso? Meron na silang mga claim na hinihintay na maibigay sa kanila. So parang wala na silang... Halimbawa, yung police brutality. May batas yun Hindi naman kailangan ng Human Rights Commission doon. Ha? May kaukulang parusa talaga yun. Extrajudicial killing. May batas yun. Diba? Na nasa ating nakasulat yan sa mga batas natin. Eh, bakit kailangan pa yan? Ang nangyayari tuloy, nagiging kumukontra sila sa kampanya ng gobyerno. Yan yan. Alam mo, ang daming naging presidente. Ha? Si Duterte, ang unang-unang ipinangako niya ni Salang na talagang tumindi sa utak ng tao ng Pilipino. Ha? Lalabanan ko ang kriminalidad. In 3 to 6 months? In 3 to 6 months. Ubus yan. Binoto siya ng tao dahil dun . Kaya kung nangyayari ito ngayon, araw-araw, patayan, tumutumba mga kriminal, kala mo ba hindi natutuwa tao? Natutuwa. Ang hindi lang natutuwa yung iba. Yung apektado yung illegal na gawain nila. Siyempre, paano ka pa ngayon magbebenta ng shabu? Ditumba ka. At ikaw ba naniniwala, Ros? Gumagalaw ang pera ng mga drug lord. Ay, oo. At isa dyan, yung PR. Public relations. Nako, yan mo, mapapansin mo yan. Pagka masyadong kinukundi na, ha? Halimbawa, itong pagkakahuli sa 5 general, pagka masyadong... Pagkakapangalan, pagka kinukundi na itong patayan sa araw-araw, ayan na, gumagana na yan. Diba? Alam mo natin Kaya dito, ang isa lang, kaya hindi sila masyadong makaangat. Hindi makatekok, paano popular si Duterte? Gusto ng taong bayan yung ginagawa niya. Ano sabi ni Duterte? Kaya
dito, patayin to. Sagot ko yan. Sabi niya, nung Sabado, binanggit niya eh. Lahat ng nangyayaring yan. Sagot ko. Sinabi niya eh. Paulit-ulit niya na sinasabi niya? Yun eh. Order niya yun. Paulit-ulit niya sinasabi yun eh. Na yung protection niya sa mga pulis as commander-in-chief, eh intact, lalo na sa pagtupad ng tungkulin mo ginawa yan eh. Diba? Kaya malakas ang loob ng pulis eh. Kaya dapat ganito na lang. Yung panawagan natin sa mga kamag-anak ng mga napapatay, kung kayo'y kumbinsido o may ebidensya kayo maibibigay sa hukuman o sa DOJ na yung pinatay na kamag-anak nyo ay hindi sangkot sa drugs, magreklamo kayo. Ito, tama ka, Ros. Oo. Yan na nga sasabihin. Ang masama ito. Eh wala naman nagre-reklamo eh. Hindi naman talagang addict. Hindi naman talagang pusher, pilatay. Yun nga, ipag-inosente. Kaya nga ang panawagan natin sa kanila, kung inosente yung napatay, walang mabuting tao, walang ginagawang krimen, magreklamo kayo. Tapos sa nadahan lang. Oo, diba? Nadamay. Mis-encounter. Yun. Pero, o kaya mistaken identity. Oo, diba? Eh, talaga namang addict, talaga namang pusher, palagay ko wala tayong masyadong pag-uusapan sa panahon ngayon. Oo. Wala naman lumulutang. Ang lagi lang sinasabi nung nagre-reklamo, kung reklamo nga nating matatawag yun, eh walang barel yung napatay. Diba? Pero wala pa ako naririnig na nagreklamo na yung kanyang kamag-anak na pinatay, eh hindi sangkot sa drugs. Nga, eh. Diba? Oo. Kaya yan eh, libanagin natin yung mga sitwasyon na yan. Sapagkat sa dami na nagsasalita eh. Di ba? Kaya yun ako, inihintay ko yung ano eh, sabihin ni President Duterte, o kaya kung ni Bato, ni General Bato, di ba? O kaya ni DILG Secretary Mike Sueno, o kung sino mang membro ng gabinete. Dahil doon magkakaalaman kung talagang negative o inosente yung napapatay, di ba? Gaangan natin ng komentaryo, ha? Kung ikaw magulang, ha? Ano gusto mo? Yung anak mo lalabas, dalagita, na kinakabahan ka dahil baka sa panginalan dyan ng mga adik? O mas gugustuhin mo na to, pinapatay yung mga ano? Yung mga kriminal. Ayan eh, di ba? Mas gugustuhin ko na yan. Kesa ang pinapatay yung mga inosente. Oo. Kesa nire-rape ang kahit na sinong bata. Tama. At ngayon, nakita natin, hindi lang dyan sa droga. Kagabi yata, tatlong karnapel. Oo, tinumba sa Quezon City. Positive naman dahil yung biktima, di ba? Nakita nila, naka-masking tape pa o naka-tape pa yung mga kamay, naka-piring yung mata. Ang alam mo, bilib ako dun sa mga police Quezon City, ha? On the spot, inaksyon na nila, no? Natugis nila. Patay, di ba? Mabubuhayin pa yun. Kaya, tapos may nakuhang sachet ng shabu dun sa napatay. Di ibig sabihin nga, adik. Yan. Gumawa ng krimen, adik. Pampalakas loob nila yun eh. Oo. Diba? So, di natin masasabing inosente yung mga adik, di ba? May pinatay, snatcher. Ngayon, ano gusto mo? Yung snatcher mamatay o yung snatcher ang pumatay? Yan ang tanong dyan eh. Oo. Kaya gugustuhin kila na yung snatcher ang mamatay. Kesa siya ang pumatay sa biktima niya. Ngayon, sinasabi naman ng iba dyan, ano? Bakit yung mga walang laban at yung maliliit lang na kriminal ang pinapatay? Ito yan. So ganito po, ako ang suggestion ko, maglabi tayo sa Kongreso para magpasa ng death penalty law. Para yung mga big time naman, sila naman yung mabitay, diba? Saka eto, bakit mahihirap? Hindi ganun yun. Huwag niyong menosin yung kaya mahirap yun. Alam niyo ba, ang napakalaking problema sa droga, andyan sa mga mahihirap na lugar. Sila yung parokyano ng illegal drugs eh. Oo. Pinakamarami dyan. Eh, yung mayayaman, hindi naman siya tinitira yan eh. Cocaine yan, ecstasy, okay. Heroin. Opium. Oo. Eh, ano aasahan mo? Sino dadamputin? Hindi yung mga nagtutulak dyan, mahihirap nga naman yun. Pero, ang sabi nila, eh bakit wala pa yung mga drug lord? Sabi nga ni Duterte, iti antayin nyo. Antayin nyo lang. Di ba? Ngayon, sabi pa ni Duterte, pagka may napatay kayo,
sagot ko kayo. Mm-mm. Na mga ano, may premium pa kayo. Mm-mm. At yun namang mga pulis, nasangkot dyan, itutumba rin kayo. Oh. Ay, ilan ng pulis ang namatay? Oo, oh, di ba may oh. Sinalvage sa Bulacan? Oo, oh, sinalvage. Med karatula pa, no? Oh, pulis yun. Pusher ako, wag tularan. Oh. Ah. Oh, kaya hindi pwedeng sabihin na ano eh, oh, na oh. Mga ano lang, civilian lang ang pinapatay eh. Mm. Hmm, paano eh, may pulis na tayo napatay, di ba? Marami na. Hindi lang lima. Ah, yung isang araw, di ba, nanlaban din daw, ano? Mm. Mm, sa Maynila yon. Mm. At dyan yung nakita na napakalala, naglaging problema sa illegal drugs. Mm-hmm. Kaya kahit yata araw-araw kong pumatay, baka hindi maubos eh. Biruin mo yung addict ha. Yung mga malalakas lang, syempre yung mga addict na sumuko, malalakas loob nun, di ba? 83,000 plus na, 85,000 plus. Saan mapaglalagay yan? Kaya nga. Yun lang naman ang ano. Yun ang naging problema ngayon. Ha? Mm. Yung mga rehabilitation center, wala ngayong mapaglagyan. Mm-hmm. At yung mga makikita, alam mo palang addict eh, nasa 3 million eh. Oo. Yun ang bilang nila. Uh-oh. Diba? Ganyang kalala ang naging problema natin sa droga. Hindi maliit na bilang yan. Kaya napakalaking industriya nitong illegal drugs. Eh. Kaya, naku po, kaya magdahan-dahan din tayo. Minsan, lalo na ngayon sa social media, ha? Ang daming mga paninira, eh. Hmm. Sa nangyayaring mga patayan. Alam mo, ang pakiramdam ko, ang may gawa niyan ni sindikato eh. Mm. Yung mga drug lords. Umuupa din. Ng mga ano. Umuupa yan. Nagagawa oo. Ng account, no? Oo. Social media accounts para oo. Sirain yung oo. Ano. Oo. Hindi mo masisira yung kasi yung presidente may political will eh. Mm-hmm. Hindi lang may political will. Bandido yan eh. Mm-hmm. Kasi palaban yan eh. Mm-hmm. Di ba? Yan ang, kumbaga, nakatapat sila. Hindi nila, kamukha niya mga general at yung ilang mga high profile na opisyal, mm-hmm. no? Hindi nila akalain na ang magiging presidente si Duterte. Uh-oh. Kasi kung hindi si Duterte nanalo, mm-hmm. tuloy ang ligayan niya mga yan eh. Mm-hmm. Tuloy ang operasyon niya mga yan. Hindi nagtagumpay yung narco politics nila, no? Hindi. Last election sa mm-hmm. presidential, ano? Saka vice presidential. Kaya, kumbaga, doon pa lang ang aspeto na nagagawa ni Duterte, at least meron na. Mm-hmm. Ha? At kumbaga, ang importante lang naman, matakot ang mga kriminal. Eh. Oh, pero may magandang suggestion si ano ha, si Senator Antonio Trillanes. Ha? No. Ang suggestion niya, yung Hacienda Binay daw, ang laki pala nun, ano? 300. Hectares plus. Oo, 350 plus. Hectares. Ang laki nun. Yun daw ang gawing ano, rehabilitation center. Pwede, di ba? Pwede, pero... Alam mo, sa totoo lang, kanino bang property yun? Dahil sabi ni Bina, hindi kanya. Sabi niya. Oo nga, halimbawa. Oh. O halimbawa ngang kumpiskahin ng gobyerno, walang may-ari. Hindi. Dadaan pa sa korte yan eh. Oh, eh sino ang maghahabol? Yun lang nga. Kumbaga. Kung sino yung maghahabol, siya may ari, di ba? Di subukan natin kumpiskahin muna. Tingnan natin kung sinong lulutang. Hindi, bago ka kasi kumumpiska, dapat may court may order. May technicality yan. Dapat may court order. Dadaan sa korte yan. Yung sinasabing confiscatory power ng gobyerno, doon lang sa mga, ano ba, right of way, dadaanan ng karsada, may karapatan ng gobyerno kunin nyo, may bigyan ka lang ng compensation. Mm-hmm. May compensation pa yan. Ang diferensya, yung sinasabi ni Trillanes, hindi ganun kadali yun. Mm-hmm. Kumbaga, alam mo naman eh, medyo... Hindi, pinapaalala niya. Pinapaalala lang niya siguro na si merong Hacienda Binay. Meron, Kasi nakakalimutan na ng tao eh. Isama sa ano yun, sa demanda laban dito kay... Kay Binay. Hindi pa kasali yun eh. Oo nga. Yun lang nga sa Makati Building 2 eh. Kasi kiniklaim daw, di ba kasi kiniklaim ng Antonio Chu na kanya yon. Kanya, wala naman maipakitang papel. Papeles, oo. Ang nakasulat lang eh, kaprasong papel na sulat kamay. Hindi pwede yun. Yun nga nahalata yun eh. Oo. Kaya pinapaalala lang siguro ni Trillanes, no?
Kasi akala siguro ni Binay, eh, ano na siya. Nakakalimutan na siya. Meron namang nagsuggest, dapat lagi yung mga sumusuko, pusher. Addict. Pusher, addict lang. Dalhin dun sa ano, South China Sea. Yun, ha? Para may pakinabang. Mangisda sila ron. O kung ano dapat sila nagawin doon. Ano ko, Asia, isusutukil ng mga Chinese Coast Guard yun. Yun nga. No, diba? Nakit, napanood mo ba sa TV? Ang tapang talaga ng mga Chinese Coast Guard, ano? Tinataba yung mga Pilipino, no? Oo. Alam nila, walang laban ng Pilipino. Leave immediately. Oo. Yan. Kaya matagal na. Kaya nga yung mga adik ang kailangan dyan, eh. Kasi matatapang yun. Lakas loob nun, ano? Lakas loob nun. Nakakapang-hold up nga kayo, nakakapang-snitch kayo, eh. Nakakagahasa kayo. Lakas diba? Ng loob nyo, eh. Doon kayo tumapat sa mga ano din, malalakas din ang loob at matatapang, ano? Okay. Ang ating oras, eh, nakumbilis, oh. 19 minutos na lang bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Lapid Fire ni kasamang Percy Lapid. Wala ko si Percy, oh. May mahalagang inaasikaso lang, pero bukas baka kasama ho natin ulit. Ay, ba naman pag-usapan natin, ha? Hay na ako rin sa... Puro tayo droga kanina pa, eh. Oo. Baka tabla na tayo yan. Tabla ng ano, kahihiyan. Oo. Eh, nakakahay masyado yan. Oo. Alam mo, meron akong ano, ang itong si Freddy Aguilar, malalagay pala sa posisyon, no? Oo. Ano yung posisyon niya? Commissioner ng NCCA, National Commission for Culture and the Arts. The Arts. Meron siya suggestion, eh. Ay? Na yun daw monumento ng Rizal. Oh, ugatin muna natin ba't siya nag-suggest ng ganyan. Oh, bakit? Kung makatandaan natin yung issue sa Torre de Manila. Oh, yung Torre de Manila. Para daw hindi maging photo bomber yung Torre de Manila, yun nga sabihin ko, ipihit yung muka ni Rizal. Paharapin, imbis na sa dagat, dito sa kabila. Eh, hindi na nga naman photo bomber. Pag kinunan mo, hindi natatamaan yung Torre de Manila. Parang si ano, Bagaching din, ano? Di ba sabi niya, ipihit daw si Rizal? Eto pa, ang sabi niya, ilipat ng lugar. Pagpalitin sila ng? Yung kalabaw. Ewan ko ba. Ang hindi niya alam, hindi mo basta pwedeng galawin yung monumento ng Rizal. Mamaya ulitin natin nga lang. Walang sense of history itong si ano, no? Hindi. Si Freddy Aguilar. At saka hindi ito. Alam mo ba yung monumento ng Rizal? Yan ang center of direction ng Pilipinas. Lahat ng kilometrahe dyan nagsisimula. Pag inusod mo ng distansya yan, sira lahat. Babaguhin mo na yun yung mga, hindi ba may nakalito sa mga kalye kung ilang kilometro? Oo. Mula dun yun, sa monumento. Oh, seryoso ba kaya siya na sinabi niya yun? Ewan natin, no? At saka yung hindi mo pwedeng basta dalawin yun. National ano yun, sagrado yun, eh. Oo. Kumbaga. Wala nga sense of history. Bopol nga. At dyan mo nakikita, baka may ibang iniisip ko. Alam mo na! Oo. Baka, DMCI. Baka kusapin ito DMCI. Correct. Baka maging ano to, katulad ni ano, sino yon? Ha? Si, anong pangalan nito? Si ano? Yung... Oh, si Damaso. Oh. Si Carlo Celdran. Yun, si Celdran. Baka naman na-suggest ni Carlo Celdran kay Freddy Aguilar yun. Yun diba? Ako, iba nakikita ko rito, eh. Para ano, cash register, no, yung mata? Samantalang sinasabi niya yan, nakatitig siya ron sa ano, DMCI. Diba? Sa pagka magtataka ka, ang tagal na yan, wala pang desisyon ng Korte Suprema. Pero in fairness, napakalaki na ng nalulugi sa DMCI. No?
Sapagkat alam mo naman eh, yung isang araw lang na matigil ng construction eh, ang laki ng lugi niyan. Oh, at saka yung paano yung return of investment, at saka marami nang nakuhaan ng down payment diyan eh. Oh, oh. Kasi nag-pre-selling sila, di ba? Pre-selling. Oh, yung kawawa rin. Kawawa yun. Din paano yung pera nila. Oh, oh, alam mo, karamihan sa mga nag pumatol sa pre-selling nila, yung mga may anak pang pinapag-aral sa Maynila eh. Oo. Diba, hard-earned money yun. Kaya hindi ba naman yung basta-basta lang nag- At magtataka ka naman sa Korte Suprema, bakit hanggang ngayon hindi dinidesisyonan yan? Oo, kung ano-ano lang dinidesisyon nila pag Martes, ano? Ano yung pa ba ang kailangan mga dokumento? Meron pa bang mga naghahabol pa? O kung ano mang mga pagbabago sa mga ebidensya? Wala naman. Ako tingin ko ha, ewan ko kung malisyosa lang ako. Baka hinihintay nga nila na magbago yung paninindigan ng NCCA sa kay National Historical Commission. Mm. 'Di ba? Mm. Baka magbago. Mm. Baka biglang pumabor dun sa isa. Mm. Oh. Pero 'yan, ang desisyon ng Korte Suprema diyan magiging base sa batas eh. Mm-mm. Kung ano yung sinasabi ng batas. Mm-mm. At ewan natin kung paano nila didesisyonan niya. Kasi yung, nung nagkaroon ng oral argument yan, si Carpe na mismo may sabi. Oo. Yan baan niya nakatapat? Yun mismo sa building. Ha? Ano ba ang sinasabing kumbaga makasisira dyan? At gano'n ang distansya at kung ano-ano tinanong ni Carpe na hindi nila masyadong nasagot. Eh, huwag natin kung paano nila body decision na niya. Samantala, si Freddy Aguilar dapat mag-ingat sa pagsasalita. Hindi na siya, ano, kasi kahit nanumpa na ba siya, hindi pa naman, kahit hindi pa siya sumusumpa doon sa bago niyang posisyon, hindi pa siya nag-off-taking, lahat ng sasabihin niya, eh, magre-reflect yun sa, ano, ahensyang kakatawanin niya. Oo. Diba? Sana kung personal niya lang na opinion. Oo. Kung katulad niyan, oh, inula na ng Batikos, ako ko ako kay Freddy Aguilar, natanggihan ko na yung posisyon. Kasi una-una, halat na halata na ako, wala ako alam. Saka hindi ko makuha logic, bakit sa kalabaw mo, magpapalitin mo yung kalabaw at nananahimik. Ano ba? Nananahimik. Ano logic ni Freddy Aguilar? Bakit dun? Mm-hmm. Bakit dun mo ililipat? Hindi man lang sinabing yung kay Lapu-Lapu eh. Parang ano niya pa, no? Mm. Parang pagkakasabi pa, parang kantsaw. Oo. Na ang hina ng ulo niyo, eh, ito lang yan eh. Oo. Parang ganun, di ba? Oo, pihit niyo lang mukha niya eh. Oo. Kala niya ganun kasimple yun. Hopeful nga eh. Mm. Kaya tama, ako hindi ko lang nabasa kung ano yung content nung ano. May isang artikulo si na lumabas eh. Na sinasabi yata nung anak ni Freddy, si Megan. Ah. Na parang hindi at na hindi dapat ipwesto yung tatay niya. Ah, ganun. Hindi ko lang nabasa, parang title lang yung nakita ko eh. Hindi ko nabasa yung buo ng artikulo. Anak na yun, ha? Oo, anak na yun. Eh, tayo. Paano? Mas kilala niya eh. Oo. yun. Yun lang ang logic doon. Mas kilala niya eh. Kaya niya sinasabi. Oo, oo. Mas makabayan yung anak. Ha? Mas makabayan yung anak kasi nagmamalasakit siya sa bayan kaya ayaw niya mapariwara sa kamay ng tatay niya. Oo. Diba? Alam mo, delikado yung mga ganung suggestion ni Freddy. Kahihiya-hiya. Kahihiyan. Hindi yan. Baka dumating ang pano, mayroon pang mas malalang i-suggest yan eh. Hindi naman mabigat. Diba? Eh, masyado mapapahamak yung opisina. National Commission on Culture and Arts. Diba? Oo. Eh, napaka-prestigious na opisina niya. Ito naman, ha? Ito naman si President Duterte. Ha? Bakit man naisip niyang ilagay yan dyan? Buti pa, alam mo, buti pa kung inilagay niya dyan si Joey Ayala. Ito, ito. Alam mo, may weakness si Duterte. Ang una weakness niyang babae. Mm-mm. Yung babae, pagka nakita niya na, madali siyang maawa eh. Madali siyang matat. Naalala mo yung kay Robredo? Diba? Nung hindi pa niya nakikita ng personal, ayaw niya eh. Hindi ko niya ilalagay yan. Kalaban ni Bongbong yan eh. Saka wala akong paglalagay sa kanya. Eh nung makita niya. Uy, ganda pala. Nakulit ko. Ah, diba? Eh ano nangyari? Ayun, binigyan ng pwesto.
at si ano. Okay, meron tayong tawag ha, bago sa akin. At ikap ako. Pakialam mo na iyo, pakipindot mo na din tayo. Hello, magandang umaga po. Wala. Alin ba? Pinditin mo nga. Ha? Ayun. Ito? Hello, magandang umaga po. Hello, sir. Morning sa inyong dalawa. Okay, Bong Ramirez ng Muntinlupa. Tama ho ba? Ano po ate na Mr. Ramirez? Tama ho, Bong Ramirez po. Apo, ano po ang ate na Mr. Ang ano ko lang ho, sir. Kasi yung tungkol kay Freddy Aguilar. Apo. Kasi last week napanood ko yun doon sa TV5, ini-interview. Okay. Meron niya eh, sir, yung sinasabi niya, yung unang ano niya, talagang hindi ko alam, baka ito, nakatira din eh. Pero yung... Ano sabi ho ba? Yung kalabaw, pagpapalitin nila si Jose Rizal, ibabaligtad niya. Oh, yun nga sinasabi natin eh. Masyado nga ho ito eh, wala, eh, kasi dati kong kapitbahay sa Pasay ito eh. Ah, gano'n. Sa Liberisa? Oo. Ano lang yan, ano, payat na payat, parang bumabanat din yata yan. Anyway, kumbaga eh, yun ang opinion niya, no? Pero, yung ano ko, yung si Rizal, si Bayani yan, natin, nakaano na yan eh, maliliit pa ako, senior na eh. Okay. Senior na yan, gusto niyang baguhin. Ewan ko saan kumuha ng sino nag-advise niya. Sabi niya, yung mukha ni Rizal ipipihit. Eh, paano yung mukha nung kalabaw? Yun nga ako eh, magpapalitin niya. Eh, yun, ewan ko? Oo nga eh. Ba't na ano yan ni President Duterte? Ito nga sasabihin ko eh. Ah, alam niya si President Duterte, mahilig sa kanta kasi yan eh. Oo. Oo, kumbaga, medyo nagkamali siya, nahangaan niya itong si ano. Oo, iba sana yung ano, ma-appreciate mo yung talent ng tao sa pagkanta. Eh. Pero sa ibang bagay, huwag mo naman pagtiwalaan na tao. Oo, sana. Pinag-iisipan niya muna ng maigi. Apo. Bago niya i-ano yung mga interview sa TV5, tas nakakaasar na ho eh. Okay, Mr. Ramirez, maraming salamat, ho. Oh. Sige, thank you po sa inyong dalawa. Okay. Morning. Salamat po. Yan po si Mr. Ramirez ng Muntinlupa. Ayan, yan sinasabi natin, Rose. Okay mo yung pala senior citizen na yun. Oo. Nagagalit. Dating kapitbahay, no? Kaya kilala niya si Freddy. Sipin mo yan si Freddy Aguilar. Unang buka ng bibig. Ala na eh. Salto diba? Agad din. Oo. Wala agad. Kabyos na kabyos. Oo. Eh, yung tungkol kay Rizal, wag natin gagalawin yan. Sagrado yan. Oo. Ang galawin nyo, yung Torre de Manila. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Pero yung monumento, wag. Na para mapagbigyan nyo lang yung Torre de Manila. Mm-hmm. At wala pa naman desisyon ng Korte Suprema dyan, ano? Mm-hmm. At yun namang kalabaw, wag mo rin pakialaman yan, di ba? May significance din yan. May significance din yan. Hindi yan basta inilagay dyan. National animal yan eh. Mm-hmm. Ay, national hero, ipapalit mo sa national animal. Eh si Freddy, national ano yan? Ha? National kahihiyan. Oo eh. Yan ang sinasabi natin. Napakarami kasi ang mga nilagay ngayon, no? Oh. At siyempre, hindi naman lahat yan. Eh masasabi nating karapat-dapat talaga. Normal 'yun eh. Sa dami ng lumalapit sa kanya eh. Sa dami ng ano, 'di ba sabi nga niya dati, ang dami niyang tawag dito parang pagbabayaran ng utang na loob. Oo. Tsaka ano, sabi ko nga si iba kostumbre ni Duterte. May weakness 'yan yung babae, tsaka kanta. Hindi babaero kundi pagka babae na nagsasalita sa kanya, hindi niya mapahintian eh. Kasi si Duterte, mabait sa nanay. Mabait sa babae yan. Kaya ano siya, malambot ang puso niya sa kababayan. Nakita mo si Miriam noon, hindi na ko ang magalit sa kanya. Paano inaano niya eh, iniistima niya. Ganun si ano. Eh hindi pa naman niya nakikita kasi mula no, si Robredo, ng personal. Nang makita niya, dun eh, sa
ano ba yun? Sa Crumley, Aguinaldo. Aguinaldo. Ah, sa Aguinaldo. Eh, doon, inalok niya na. Mm-hmm. Eh, inalok. Kumbaga, lumapit na. Nakagaangan na niya ng loob. Gumaang na loob niya. Ganyan ho kasi si President Duterte, kaya meron siyang nailalagay. Oy, pero meron lang siya hindi kinagaangan ng loob. Ah, isa lang. Siya lang. Oo. Si Laila de Lima. Oo. Pero hindi naman niya masyadong ano. Binabastos. Oo. Eh, kumbaga eh. Sabi lang naman niya, I will make you cry. Oo. Paiiyakin lang naman niya. At yun ang isa sa mga karakter nitong si President Duterte. Okay, ngayon eh masasabi nating kumbaga unti-unti na nabubuo, nakukumpleto yung mga opisyales sa ating gobyerno. Sino ba yung isang nalagay? Si ano? Ben ano? Sino? Musician din eh. Ah, si RJ. Hindi si RJ. Yung isa. Si Jimmy Bondok. Bondok. Oo, saan ay, naman? May ano naman yun. Magaling yun. Ateneo de Davao yun. Ateneo. Mm-hmm. Kumakanta rin. Oo, singer din yun. Oo. Acoustic singer yun. Mm. Oo. At ang hindi lang nalagay, na supporter ni Duterte, si ano, si Padilla. Si ano? Ah, si Robin. Si Robin. Parang si Robin pwede yun sa Muslim Affairs. Hindi, eh, no? Hindi siya pwedeng. Alam mo kung bakit? Ah, kasi ano siya, tawag dito balik loob. Hindi, mm-hmm. Ano yan eh. Balik Islam pala, hindi balik loob, balik Islam. Ano yan, napardon yan pero conditional. Ah, okay, oo nga pala. Hindi pwedeng no? Bumoto yan, hindi rin pwedeng humawak ng posisyon. May perpetual disqualification. Oo, kasi ang pardon na nakuha niya, conditional lang, hindi absolute. Kaya yung iba kasi, tanya si Robin, wala. Mm-hmm. Hindi kasi pwedeng humawak yan. Mm-hmm. Ng kahit anong klaseng posisyon sa gobyerno. Na ibumoto nga, hindi pwede. Mm-hmm. Ganyan kahit lang. Siya, kahit nakompleto niya yung sentensya niya, di ba? Hindi. Kasi ano eh. Mm-hmm. Pag nakompleto mo yung sentensya mo, baka, tapos lumaya ka. Eh, hindi pa. Hindi ka na rin pwedeng, ano, di ba? Oo. Bumoto at saka iboto. Oo, kasi ano eh. Convicted ka eh. Convicted ka eh. May perpetual disqualification mm-hmm. yun. Bagamat nakakuha siya ng pardon, mm-hmm. hindi naman absolute. Conditional. Yun ang sitwasyon naman ni Robin Padilla kaya hindi nalagay sa pwesto yan. Mm-hmm. Pero diehard Duterte yan. Oo. Alam mismo yun ni Duterte. Naalala mo nag-ano, no? Nanguna pa siya dun sa BPI, no? Oo. Sa Pasig, nung haharap kay, ano, kay Trillano. Oo. Oo. Doon nakachambo siya yun eh. Panelo. Kaya ang buhay eh. Maraming nalalagay. Maraming hindi, medyo hindi akma. Marami naman talagang hindi pwede. Pero wala tayong magagawa. Prerogative ng presidente yan. Tingnan na lang natin kung paano magkakalat yan. Mm. At kung paano naman magpe-perform yung magagaling. Mm-hmm. Ganyan yan. Kasi merong sinasabi si Duterte na siya, pagka hindi ka pwede, patatalsikin ka niya. Mm-hmm. Hindi yung kukonsintihin ka. Mm-hmm. Ayun. Ha? Alam mo yun na naging isang difference ni Noynoy. Eh. Mm-hmm. Ha? Katakot-takot nakapalpakan ng cabinet member niya. Ayaw niyang alisin. Mm-hmm. Kinukonsinti niya. Mm-hmm. Yun ang naging masama sa administrasyon nitong si Noynoy Aquino na sinasabi naman ni Duterte, hindi niya gagawin yun. Kaya magkasama sila ni ano eh, si Noynoy, magkasama silang nasira ni Alan Purisime. Mula nangyari yung mamasapa nun, hindi na nakabangon si Noynoy. No? Wala eh. Uh-oh. At dun mo makikita na mahinang leader uh-oh. Siya. Ang isang matatag na leader, eh, hindi ka manginginim patalsikin, kahit kaibigan mo yan. Mm-hmm. Eh, wala eh. Doon nakita ang eh, nakapagsabuatan pa nga siya, kaya ano. Oo, mm-hmm. Masyado niyang ipinagtatanggol. Mm-hmm. Ha? Kahit basang-basa na papel, pinipilit niyang palitawin matino ito. Mm-hmm. Yan tuloy, kasama siyang bumagsak. Ayan, oo. Mm-hmm. Eh, alam mo, yung isang leader, once na nagkamali ka ng desisyon, tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na yun. Asa decision yan eh. Mm-hmm.
Kailangan talaga dyan. Hindi naman ibig sabihin perfecto decision. Pero meron kang sense of decision in a timing. Mm-hmm. Pag nawala ka sa timing dyan, sira liderato mo. Na. Mahirap nang bumangon pag nasira. Okay. Okay, mga kababayan, bago tayo magpatuloy ng ating palatuntunan, bigyan po natin ang pagpapakilala ng ating himpilan. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 Tri-TV. Usapang pagkalusugan, mga tamang gabay sa pangangalaga ng katawan, Klinika On Air. Narito si Dr. Ray Salinel Jr. Samot-saring usapin at issue sa araw-araw nating pangkabuhayan ang ihahatid sa inyo sa programang Shalala with Friends. Kasama ang nag-iisang Shalala, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Alagad ng public service, tunay na mapagkakatiwalaan, korupsyon at katiwalian, hindi urungan, Katapang at Karancho, mga tunay na tagapagtaguyod ng katarungan, ang inyong Katapang, Mayor Fred Lim, at inyong Karancho, Miguel Hill. Katapang at Karancho, samahan sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 11 hanggang alas 12 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, Katapang at Karancho, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Mga rumaragasang detalye ng mga balita mula sa loob at labas ng bansa ang ihahatid sa inyo ni Melchor Balawas sa Balita sa Tanghali, Lunes.